abala ang mga tao sa isang syudad sa Taiwan para sa isang international kite festival nang biglang mangyari ang di inaasahan. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Excited ang marami sa araw na ito sa syudad ng Hsinchu na matatagpuan sa bansang Taiwan. Sa araw na ito kasi idaraos ang International Kite Festival kung saan ipapamalas ng iba't ibang kalahok na tinuturing ng mga professional kite flyers ang mga naggagandahang saranggola pati na rin ang kanilang galing sa pagpapalipad ng mga ito. Sa araw na ito ang ika-apat na taong anibersaryo ng naturang pagdiriwang. Isa sa mga kalahok ay ang napakalaking saranggola na kulay orange at may napakahabang buntot. Napakalakas ng hangin sa araw na ito at pilit nitong tinatangay ang higanteng saranggola. Makikita sa video na inaayos pa lamang sa tamang posisyon ang saranggola bago ito tuluyang paliparin. Subalit, tuluyan rin itong tinangay ng hangin at lumipad na ang saranggola sa himpapawid. Sa una ay nagpalakpakan ang mga tao sa paligid nito. Nang umangat na ang dulo ng buntot nito, ay napasigaw ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Laking gulat ng lahat nang maaninag ang isang batang babae na may edad na 3 taong gulang. Tila napulupot ang tali ng saranggola sa kanyang katawan. Nakuhaan ng video ang pangyayari. Sa video ay makikita ang bata at maririnig ang sigaw ng mga tao sa paligid. Tumagal ng 30 segundo sa himpapawid ang batang babae habang tinatangay ito at ang saranggola ng napakalakas na hangin. Sa wakas ay nahatak rin ang saranggola pababa habang nakaabang ang mga tao upang sakluluhan ang bata. Agad itong isinugod sa ospital ng kanyang ina at ng mga staff ng kite festival. Laking pasalamat nila at walang malalang injury na sinapit ang bata. Ayon sa ospital ay nakakuha siya ng di naman malalang galos sa kanyang mukha at sa leeg. Agad naman pinahinto ng mayor ng syudad ang kite festival dahil sa pangyayari. Humingi rin ang paumanhin ang mayor dahil sa nangyari. Nangako siya na magkakaroon ng investigasyon sa insidente upang di na ito maulit sa hinaharap. Ayon sa mga organizer ng festival, napakaganda sana ng plano para sa malaking saranggola na ito kung hindi nangyari ang aksidente. Ang saranggola pala ay magbibit-bit sana ng napakaraming candy. Pagdating sa himpapawid ay malalaglag at kakalat ang mga candy upang pulutin ang mga bata. Ipinaliwanag rin nila na bago tuluyang paliparin ang mga saranggola ay ipinalalayo muna nila ang mga bata sa paligid. Subalit di inaasahan ang nangyari sa araw na ito dahil di pa naman talaga oras para sa paglipad ng mga saranggola. Aksidente lamang itong lumipad dahil sa napakalakas na hangin. Nag-viral ang video na ito sa social media. Sana ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel.